Magandang araw aking mga panuan. Isasama ko kayo sa pagka-capacity test ng battery bank o mga cells na natanggap natin kamakailan lang. Ano? Kung gusto nyo makita ang unboxing nito, ay may pop-up dyan sa taas. Yan. O di naman kaya, merong link sa ibaba sa video description. Ano? Ang brand nito ay ESARE. At sabi ng manufacturer, ito daw ay grade A. Ano? Meron itong 150 amp hours na capacity. Pero malakas ang kutob ko na ito ay hindi 150 amp hours sa capacity. Bakit? Dahil sa size, no? Yung ratio ng size at saka energy storage ay mukhang hindi magkatugma. Maliit masyado to sa 150 amp hours. Pero sana nga ay mali ako, no? At ang maging resulta ng ating test ay maging 150 amp hours. Mas maganda. Ang gagamitin natin sa pag-test nito as battery bank kasi ito, no, ay PZEM-015 na meron tayong 50 amps na shunt. Hindi pa kasi dumating yung aking in-order na battery capacity tester na per cell. No? Yung sa AliExpress ko in-order. May parating ako niyan. So ang gagawin natin, sisiguraduhin natin na ang ating battery bank ay fully charged. Okay? Ito ay katatanggal ko lang ng charger. At nag 14.6 na kanina yan. Normal yan sa lithium iron phosphate na bumababa talaga yan. Magsisettle yan around 13.6 something. Ano? At pangalawa ay siguraduhin natin na ang cells ay balanse. No? Bawat cells balanse. Pangatlo ay siguraduhin natin na ang ating PZEM-015 ay nakalibrate. Una-una yung voltage, higher voltage at lower voltage niyan para yung bara, no? Makita din natin yung state of charge kung tawagin. Kailangan din natin na ma-reset ito at ma-clear ang history, ano? Yung mga data at saka information na collected nito ay ma-reset natin, ma-clear natin yon. Meron akong video tungkol sa paano mag-calibrate nito. Ayan din ang link dyan. So ito, calibrated na, okay na, ready na, na-reset na rin natin lahat. Ready na yan. So pwede na tayo magsimula sa ating test. Oh, by the way, ang ating load pala rito ay ginamitan ko siya ng 1000 watts na inverter. Meron nakasaksak dito na heater sa dulo, sa labas ng toolshed. At ang hugot noon ay around 25 amps. Mga ganun. Makikita natin mamaya dito sa ano, sa ating PZEM-015. So ready na tayong i-test ang ating battery bank kung ano talaga ang capacity nito. Ano. Tandaan natin ang link kung saan ko nabili ito ay nandyan din sa ibaba sa video description. Bago tayo tuluyang mag-capacity test, linawin muna natin yung connection kung paano. Ano? Ang battery bank dumaan dito sa ating PZEM-015. Tapos ang ating inverter naman ay nandito sa out ng ating PZEM-015 para masukat natin yung kung ilang amps, ilang watts, at saka yung watt hour energy na ano, gamit natin, pati yung amp hour. At meron ding runtime ito. Ano? Ang gagawin ko dito ay i-on ko na lang. At kung titingnan natin sa ating PZEM, ay bumaba agad ang boltahe. Ang bilis bumaba, ano? 14.4, 14.6. No, huling test ko, 14.4. Nagsimula tayo. Ngayon, andyan na kagad. Oh. Ang load natin ay 21.9 amps. Tumataas kasi bumababa ang voltage. Ano? Sa watts, dyan ay 290 watts. Mukhang tama ako sa hinala ko na hindi ito 150 amp hour. Sa load na 20 something amps, ang bilis bumaba ng voltahe, ano? Okay, ang ating voltahe ay bumaba sa 12.5 at mukha nag-hold siya dyan, ano? Ang hinuhugot nating current ay 24.3 at ang watts ay 306. Meron na tayong nagamit na energy na 55 watt hour at saka ang ating amp hour doon sa capacity, ano? Tuturo ko sa inyo para, ano? Doon. Capacity na yon 4.46 at tumataas. Yan ang ating external resistance. Ito naman ang internal resistance. As battery bank yan, ano? Okay pa rin. At running time natin ito. Ito yung ating current, watts, or power. Ito naman yung energy consumption natin. Thank you.
may 21 minutes na nakalipas, another 10 minutes ang nakalipas, ano? At silipin natin kung ano sinasabi ng ating PZEM-015. Meron tayong 12.5 volts, hindi pa rin bumababa, ano? Tapos 25.4 yung amps natin na hinuhugot. 319 watts at meron tayong 111 watt hours na accumulated energy natin, ano? Sa amp hours naman, may nahugot na tayong 8.88 amp hours. Tapos sa runtime natin, naka 22 minutes na tayo. Sa ating voltage, 12.5 pa rin, ano? At kung mapapansin nyo, ang ating current draw ay bumaba na konti. Kasi ang element ng heater na nasa labas ay masyadong umiinit kapag mabagal pala yung fan, ano? Humuhugot siya ng masyadong malakas na current. At napansin ko kanina, pataas ng pataas yung kanyang current draw dahil hindi nakakatanggap ng hangin mula sa fan. Kaya tumataas na tumataas. So, inilakasan ko yung fan, nag-stabilize yung kanyang current draw, nasa 24.7. Ngayon, mapapansin nyo rin na yung state of charge bars natin ay tumaas din ng konti, ano? Ni-reset ko rin yung, o kinalibrate ko ulit yung lower voltage, nilagay ko sa 10. Kasi kanina nagsimula tayo nasa 11.8. Ngayon, nilagay ko sa 10 para makita talaga natin kung ano yung sagad-sagaran ito. Sa ating hinuhugot na power ngayon, nasa 309 watts. Sa energy, accumulated energy, nasa 161 watt hours na tayo. Sa ating amp hour ay 12.8, no? Kapapalit lang. Sa runtime natin, 31 minutes. Ang sunod na balik natin ay within 30 minutes. Let's say 29 minutes from now, no? Magta-timer ako dito, 29 minutes. Actually, nagpalit na 32 minutes na yung runtime natin dito. Eh, dapat 28. Okay lang. No problem. So, balik ulit tayo sa ating log after 28 minutes. Balikan natin yung kanyang capacity in watt hours. Okay? So, meron tayong 150 amp hours multiplied by 12.8. So, expected natin, meron tayong 1.9 kilowatt hour, no? At minus natin ang 20%. So, 1.5 kilowatt hour dapat ang inaasahan natin. 10.2 at saka sa state of charge natin, yung bara dyan ay nag-iisang bara na lang yan. At 52 ang ating amp hours, no, na accumulate. Ang runtime natin is 2.10 minutes, 2 hours and 10 minutes. Ang energy natin na nagamit in watt hours ay 631. Pababa na rin ang pababa yung ating amps o current draw dahil pababa na rin yung voltahe. Maging ang ating watts ng ating heater, ano? So, mamaya-maya ng konti, mamamatay na to. Okay, dito nagtatapos ang ating capacity test. At ang official result natin ay, yan, umaakyat, nakaka-recover ang battery. Official result natin is 52.2 amp hour. At ang energy na nakuha natin out of 1.9 kilowatt hour dapat sa 150 amp hours, ano? 633 watt hour lang. Maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga videos at suporta sa aking channel. Ito si JF, ang tinatawag niyong profesor. God bless.